Paano man nalaman kung sira yung bushing ng isang motor ng washing machine or bushing ng motor ng isang dryer, mga ka-repairman? Ito lang po, paano man nalaman? Galawin lang po pag ganun. Kapag may konting space, mga ka-repairman, konting galaw, ibig sabihin, sira po yung bushing. Ito po yung bushing ng motor. Ngayon, paano pag baklas? Babaklasin po natin, mga ka-repairman. Pero yun po, manalaman kapag sira yung bushing, umuugong lang. Tapos kapag galaw nyo rito, ay meron siyang galaw. Ibig sabihin, sira po yung bushing, mga ka-repairman. At paano manalaman kung sira yung bushing? Isilak nyo po yung timer. Tapos ikot nyo po yung motor, ayaw umikot. Ibig sabihin, parang pigil. Okay? Kapag po parang pigil yung motor, ibig sabihin po, sira po yung bushing. Pero kung walang pigil yung motor, umiikot lang, kapag pinaikot nyo, iikot siya, ibig sabihin po, sira po yung kapasitor or sira yung motor. So yun, mga ka-repairman, paano manalaman pag sira yung bushing? Ikot nyo po yung motor niya, yung pulley, ito. Kapag iniikot nyo po siya, parang pigil. So yun po, kapag parang pigil siya, parang may sayad, ibig sabihin po, sira po yung bushing. Ngayon, kalasin po natin. Unang step, kailangan kalasin po ito. Yan. Tapos, kuha po tayo ng barena. Kasi ito, mga ka-repairman, naka-rivet siya. Oh. Hindi po siya tornilyo. Hindi po kamukha ng motor na to, yung motor ng dryer. Meron siyang tornilyo. Ayan, oh. Kinakalas lang. Pero ito po, yung ganitong klase motor ay naka-rivets. Ngayon, kalasin po natin gamit ang barena. Pangbakal po siya, mga ka-repairman. Ayan. Para makuha po yung bushing sa loob. Kasi kung pukpukin ng pako yan, mga ka-repairman, mahirapan kayo. Barena po, napakadali. Ayan. Tapos na natin barinaan yung apat na tornilyo, mga ka-repairman. Ngayon, sumpitin po natin gamit ng flat screw. Ayan, kapag po na-barinaan na yan, hindi na kayo mahirapan. Ayan, mga ka-repairman. Sumpitin lang siya dahil matagal nakadikit yan. Ayan. Yan, mga ka-repairman, no? Tapos, alisin po ito. Ayan, yung mga rivets na sinasabi ko, mga ka-repairman. Ayan, daling tanggalin po kapag nabarena. Ayan. So, ayan, tanggal na yung apat. Tapos, ito po yung bushing na sinasabi ko, mga ka-repairman. Ayan, no? Sa pagbaklas po nito, ay kukuha kayo ng flat screw. Ayan, mga ka-repairman. No? Pukpukin lang siya sa gilid. Yun. Ayan, mga ka-repairman, sungkit-sungkitin lang. Flat screw po, flat screw. Yun, kabila. Ayan. Yun, mga ka-repairman, kahit yung isa, huwag nang tanggalin. Kasi nag-isa na lang. Ayan, mga ka-repairman, ito yung bushing na sira. Ito yung bagong bushing. Ngayon po, ilagay natin, mga ka-repairman. So, yun po, no? Tanggal na. Ngayon, mga ka-repairman, ilagyan natin to sa ilalim. So, yun po. Tapos, mga ka-repairman, yung lock nya. Ayan. Kung paano po kinalas, ganun din po ibabalik, mga ka-repairman. Ayan. Sa pagbalik po nyan, pupungin lang sa gilid. Para maglapat. Yun, mga ka-repairman, no? Ganyan lang ang pagbaklas ng motor at pagpalit ng bushing. Yun, mga ka-repairman. Ngayon, sa pagbalik naman, ganito, mga ka-repairman. Ayan, siyempre, ipasok muna yung wire sa ilalim dito po. Ayan, pag nakapasok na yan, mga ka-repairman,
At pang ibabalik, siyempre nasira na yung kanyang lock, kuha po kayo ng tornilyo. Ito mga ka-repairman, no? Parang ganito. Ayan, bili po kayo ganito na apat na ganito mga ka-repairman, tornilyo, digis. Ayan, yung kasing haba po nito. Yung kasing haba nito. So, ganyang haba. So, ayan mga ka-repairman, kapag napalta na yung bushing, so, paano mag-align? Kailangan lang pukpukin dito mga ka-repairman. Sa kanyang bakal. Ayan, para ma-align po yung motor kasi nga po nagpalta ng bushing. So, yan mga ka-repairman. Ganyan lang pagpalit ng bushing at pagkalas ng motor. Thank you.